Ito yung mga panahon na tinuturuan ko pa lang sila. Maging patient sa kainan. Tignan natin kung sino ang unang mangungulit sa kanila at kakain ng pagkain. Dapat ipapaliwanag sa kanila kung bakit hindi pa nila pwedeng kainin ng pagkain. Makikinig naman yung mga yan. Akala mo lang hindi nakikinig pero nakikinig yan. Yun nga lang, depende sa ugali pa rin nila kung mahaba ang pasyensya nila o hindi. Diyan na po papasok yung ating pagtuturo. Napansin ko hindi pare-pareho talaga ang mga aso. May madaling maka-pick up, may matagal maka-pick up ng iyong mga ituturo. Dapat talaga mahaba ang ating pasyensya. Kung napansin nyo, isa lang ang kumain, si Bali lang. Kung ganyan na senaryo ang nakita natin, dapat talaga sasawayin natin siya kasi magdo-domino effect yan. Susunod na rin yung mga marurunong na sa patient command, gaya ni Chim Chim. Susunod na rin yan si Kakam, nakita ko na. Eager na siyang kumain. Si Tatay Chami malabo yung sumunod kasi talagang matalino talaga si Chami. Observant siya. Tignan mo, pansinin niyo yung pagtingin niya sa akin at pakikinig niya. Observant talaga si Tatay Chami. Hindi yan kakain ng pagkain. Hanggat hindi natin sasabihin na itna. Dapat sisitahin natin sila tapos sabihin natin kung ano ang tamang dapat nilang gawin. Sa totoo lang, kala lang natin hindi tayo naiintindihan ng ating mga alaga. Pero base sa pag-aalaga ko sa kanila, naiintindihan nila tayo talaga. Kung papansinin nyo, nakikinig na sila ng maigi. At si Bali ay medyo na hihiya o natatakot na sa boses ko. May kita mo naman yung reaction nila. Oh. Alam niya talaga sa sarili niya ay may kasalanan siya. Yung tatlo, titig na titig sa akin. Pero si Bali, galaw ng galawang ulo, hindi makatingin sa akin ng diretso. Alam niya talaga na may kasalanan siya. Pagkatapos natin sabihin yung dapat nilang gawin, haituro natin uli kung ano yung dapat nilang gagawin at yung kuman na dapat nilang maririnig bago sila kumain. Para hindi na nila uulitin yung pagkakamali nila. Para yung mga ibang nakakaalam na ng patient kuman ay ma-retain sa isip nila na dapat ganito ang gagawin natin. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng hindi gusto ni Nunay. Pansin nyo pa rin, si Chami ay inhit pa rin. Mas pipiliin pa rin niyang amuyin ang pet ni Chim Chim kaysa kumain. Kaya ang gagawin natin, ilalagay natin si Chami sa kanyang kulungan at hihintayin natin kumain siya. Mapipilitan naman niyan kumain kasi hindi naman niya makakalabas. Hindi niya uubusin yung kanyang pagkain. Ganyan din ang pagdidisiplina ko sa nag-iinarte kumain. Kasi once na pinagbigyan natin sa arte nila yan, magtutuloy-tuloy na rin yan umarte. Dapat pag umarte sila sa pagkain, ipaparamdam natin sa kanila na hindi maganda ang umarte sa pagkain. May mga benepisyo silang hindi makukuha pag umarte sila sa kanilang pagkain, gaya ng malayang pakikipaglaro at makakain sa tamang oras.